Magandang araw sa lahat ng mga kapis-wifi natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. Sa video natin today, pag-uusapan natin is about Starlink common questions. May video na po tayo about unboxing ng ating Starlink kit. At second video naman is sinubukan natin siya sa Piso Wi-Fi. May mga link po tayo dun sa taas or sa baba. Pwede nyo pong i-check. And sa video na to, sasagutin lang natin yung mga common questions about Starlink. Mostly nababasa natin sa mga comment section sa ating YouTube channel or sa ating Facebook page. Please do subscribe sa ating YouTube channel, guys. Malaking bagay po yun. At paki-like and follow na lang din po yung ating Facebook page. At shoutout po sa lahat. Hindi ko po kayo may isa-isa. Shoutout na lang po sa buong community natin. So yun nga, sa first question natin, which is, saan nga ba pwedeng bumili ng Starlink kit or Starlink hardware? So as of now po, in this video recording, ang only way na makapag-purchase tayo ng Starlink kit or hardware or kung anong mga accessories related sa Starlink is through their website lang po. Wala pong iba. Open lang po tayo ng starlink.com. Marami namang information po dito. Kompleto po halos. May mga guides, may mga support. Nandyan na po lahat. At kung order nga tayo, itinala natin dito sa map kung available ba sa area natin, which is pagkakaalam ko, sa Pilipinas is 100% available po si Starlink. So, kita nyo naman yan sa map. Ayan o. Pag color ganito, available po siya. Ayan o. Kahit saang sulo ka ng Pilipinas, kahit anong isla, ayan o. Hanggang dito nga sa dulo, meron. Okay, then yun. I-type nyo lang po yung inyong hindi naman exact address. Kumbaga, parang malapit lang katotohanan. Tulad dito sa akin, try natin, Maramag, Bukidnon. Yun. Okay, then, pindutin nyo lang yung order now. Yan, ganyan lang po ka-simple. Mag-order ng Starlink. Okay, so lalabas naman po dito, Starlink is currently available in your area. Then, yun nga, meron siyang 30-day trial. In case hindi mo gusto or may problema yung hardware, pwede nyo po siyang ibalik in full refund. And then, may 2 to 3 weeks time frame duration po siya before nyo ma-receive yung inyong order. At yun, provide nyo lang po yung mga information nyo dito, shipping info, at kung ano-ano pa. And then, most importantly is yung mode of payment is through credit card. Yun po yung masasuggest ko, credit card. Mas mabilis po siya at mas sigurado. Although, pwede naman yatang gumamit din ng mga virtual card. Like, sa mga services ni GCash or PMaya, meron pong mga virtual card doon na I think pwede din gamitin. For me, mas maganda po yung credit card mismo. So, kung wala po kayong ganung option, medyo mahirap pong umorder kay Starlink. Yun. So, again, once gusto nating umorder ng Starlink, one and only way is through their website. www.starlink.com. Now, for our second question, which is, magkano? Magkano nga ba ang isang Starlink kit or isang Starlink hardware? Okay, so nakadepende po siya kung ano yung plan na napili natin. As of now kasi, may mga iba-ibang plans or services plan na ino-offer si Starlink. So, nandyan na yung pinaka-standard, which is residential, meron ding business, merong room, at merong mobility. Meron ding maritime at aviation. Okay, so pero pinaka most common dito sa atin sa Pilipinas, so far I know, is itong residential at saka itong room. Yung sa akin po is room po yun na plan. So like nito sa residential, so kung order po tayo nito, ito po yung magiging babayaran natin. Yung hardware po, one time fee, 29,320. And then, dito sa pinakababa, nandyan pa, naka-breakdown. Unfortunately, ngayon, meron ng in-add na shipping and handling, which is 1,220. Dati, wala po yan. Nag-order ako eh. So, ngayon, meron na. Once standard plan yung inabil natin, meron po tayong recurring fee na 27 per month. So, paano naman kung room? Same lang po. Yung kit, makikita po natin yan dito. Ganun po rin, 29 or 30,000 something. Yun nga lang, magkakaiba lang dito sa monthly. Kasi yung room is nasa 3-3 per month. Yung recurring fee naman. Compared doon sa residential na 2-7 lang. Ang advantage niyan, pag-usapan natin later part ng video natin.
ko na yung pagkakaiba ng mga service plans na yan. At business, so dito medyo mahal na po. Kita nyo, halos nag times 3 yung amount ng hardware or ng kit. Kasi pagkakaalam ko, iba yung DC na gagamitin once business yung inabil natin. Mga high performance dish yung ipoprovide ni Starlink. At yung monthly naman, mas mahal. Yan o. Sample pa lang yan. Sa pinaka-lowest na business plan na pwedeng i-abil is nasa halos 5,000 din per month. Yung recurring fee na babayaran natin. Then mobility, ganun pa rin. Same sa business. $2,500 para sa hardware. Hindi po piso yan guys, dollars. Kayo na pong bahalang mag-convert. $2,500. Okay, then maritime. Kung kayo ay pumapalaot lagi or sabihin natin sa mga businesses na may mga barko, something ganyan, same sa business. 100K more or less. At sa aviation naman, ito po yung pinakamahal. So, nasa $150,000 lang naman. For our third question naman guys is, ano ba yung mga service plan available kay Starlink at mga pagkakaiba nila? Okay, so hindi na masyado nating pahahabain yung explanation natin. So, itong residential guys is, ito yung pinaka-basic na plan ni Starlink. Okay, so naka-fixed land-based plan po siya. Meaning, hindi mo siya pwedeng dalhin kahit saan. Kung ano yung na-register mong address dito before ka nag-purchase or nag-order, doon lang po siya gagana yung Starlink mo. Okay, although pwede mo naman siyang i-upgrade to roam anytime, walang problema. At 27 per month, siya yung pinakamura. Pagdating naman sa roam, pagkakaiba nila ni residential is, si roam pwede mong dalhin kahit saan sa Pilipinas. Hindi lang siya pwede sa dagat, land lang, land. Mas mahal nga lang si roam. Kasi si roam plan is 3-3 per month naman yung babayaran natin. At isa pang advantage ni roam compared kay residential is pwede nating i-push yung plan natin. So in case, for example, wala tayong planong gamitin si Starlink natin for the next 2 months, 3 months, 5 months, 6 months, or 1 year, pwede nating i-push para wala tayong iisiping bayarin. Yan yung advantage ng roam. Kaya yan yung kinuha ko din. Okay, so si residential, wala po siyang option na ganyan. But then again, naka-residential ka, pwede mo namang i-transfer to roam yung iyong plan. Then kung business ka naman guys, I don't know kung pwedeng gamitin yung standard na dish ni Starlink sa residential. Pero I think pwede ata, mag-abil ka lang ng mga priority plan or business plan. So ito siya is mayroon kang priority data. Okay, for example, from residential, balak mong mag-upgrade to business with priority 1 terabyte data. So ang babayaran nyo po per month is 12,992. Okay, so for me, medyo malaki na po siya. Malaki na po siyang bayarin. Pero may priority 1 terabyte ka. Tapos meron din silang ipoprovide sa'yo na public IP at naka-priority support. So ano nga bang ibig sabihin kapag priority 1 TB? Regardless kung peak hours man yan or hindi, as long as meron kang 1 terabyte na priority data, wala pong slowdown na mangyayari sa iyong connection. Pero once naubos na po yung 1 TB na yan, babalik ka po sa standard data. Unlimited pero standard na siya, which is may possibility na mag-slowdown or humina. Okay, especially kung peak hours. So yun, yun po yung pagkakaintindi ko kapag naka-priority ka or mobile priority. Same goes sa priority 2 terabyte, 6 terabyte. Yun nga lang, palaki ng palaki din yung magiging monthly mo. So terabyte, 25,000, 6 terabyte, 77,000. Itong mobility naman, so ito, mayroon po itong in-motion option. So kahit saan pwede nyo po itong dalhin. Ideal po ito sa mga mahilig maggala like
yung mga naga-RV. So, almost same lang po ito ni Rome. Yun nga lang, high performance po yung gamit na dishy nito, yung plat. Okay, na pwedeng i-mount sa mga sasakyan. So, in motion, wala pong problema. Kahit tumatakbo po yung mga sasakyan natin, meron po tayong connectivity. Same goes sa Rome. Meron din siyang option na ganyan. Yun nga lang, yung dishy niya, hindi siya katulad ng dishy nito sa mobility. Yan o, so makikita nyo naman dyan sa website ng mobility plan natin. Okay, so maritime, same goes, ganyan pa rin, mga high performance dish lang yung pagkakaiba nito. At sa aviation naman, talagang customized po yung dish na ilalagay. Oh, sa mahal ba naman na yan? So hindi natin yan siya afford. So dito lang tayo, babalik pa rin. Tayo mga Pinoy, dito lang tayo residential at saka sa Rome. So, sa mga may budget, pwede tayong mag-upgrade to business naman. So, sa pang-apat na tanong natin, guys, unlimited po ba yung data ni Starlink? Okay, so para masagot po yan, punta po tayo dito sa Starlink support page. Then, dito tayo sa Starlink service plan. So, punta tayo dito sa pinaka-standard plan. Klaro naman po dyan, unlimited standard data. Okay, so unlimited po siya. So yun nga lang po, for example sa area, marami kayong naka-Starlink, so may possibility na magkakaroon ng congestion sa network, so syempre hihina po siya or babagal. So doon po papasok yung advantage ng mga naka-priority. Kasi in case may mga congestion, naka-priority sila. Pero, back to the question, kung unlimited siya, unlimited po lahat ng plan ni Starlink. Okay? May option ka lang na mag-priority. So, regardless kung peak hours man yan or hindi, may congestion man yan or hindi, naka-priority data ka. Okay? Then, once maubos mo yung priority data mo, basahin natin to, upon exhausting your set priority data amount in a given month, you will be allocated an unlimited amount of standard data. Mawala man yung priority data natin, babalik lang tayo dun sa standard data, which is still unlimited. At panghuling tanong natin na sasagutin for this video is, pwede po bang inegosyo si Starlink? So, speaking of business na related sa internet, like Piso Wi-Fi, Internet Cafe, PisoNet, P2P. So, kung pupunta po tayo sa terms of service ni Starlink, sa section 2.2, no reseller or unauthorized agency. So yun, same goes sa mga local telcos natin, Pelite Globe, bawal po siyang i-resell. Violation of this section may result to service termination. So yun, yun lang po yung problema dyan. So once na-detect or na-identify ni Starlink na ginagamit mo siya to resell access, ang risk is pwedeng ma-terminate yung account mo. Pero technically speaking, pwede po natin siyang gamitin pang negosyo. Yun nga, sabi ko earlier, same sa mga local telcos natin, bawal din naman. Pero bakit talamak pa rin, di ba? Talamak pa rin yung bindo or other internet reselling activities. Nakakalusot pa rin. Yun nga lang, once mahuli tayo, tayo na rin bahalang humarap kung ano yung man yung magiging consequence. Okay, kung successfully nakapag-purchase na po kayo ng Starlink kit, magkakaroon po kayo ng account kay Starlink. Tsaka pa lang po magiging available itong shop option na ito. Okay, sa loob ng iyong Starlink account. So again, please do note, magkakaroon lang tayo ng account kay Starlink if nakapag-purchase po tayo successfully ng kit or hardware sa kanya. Nakita na natin yung iba't ibang mga available accessories para sa ating Starlink. Mga mounting tools, mounting accessories, kung ano-ano man. At yung pinaka-importante dito is itong Ethernet adapter. I suggest na kung bibili kayo ng kit at gusto nyo magamit in full potential yung Starlink kit natin, samahan nyo po ito ng internet adapter. Yan. Yun nga lang, hindi siya mura, nasa 3,200 din.
At dito din sa Starlink account natin, dito natin pwedeng i-push yung ating service. So like sa akin, nakapush po siya starting June 11 kasi hindi ko naman na siya nagagamit pa. So pinush ko muna siya para wala akong bayarin. Yun po yung isang advantage bakit roam plan yung binili ko. Dito pwede kang mag-change service plan. Then pwede kang mag-avail ng mobile priority which is 123.15 per gig yung babayaran mo. At once nakapag-order nga kayo successfully sa kay Starlink, dito nyo po matatrack yung inyong order kung saan na ba. Malapit na ba siyang dumating or medyo malayo pa. So based on experience, natagalan lang naman po siya sa customs. Pero kung walang customs, matagal na 3 days or sabihin natin 1 week, nandiyan na sana yung ating order. Ganyan po kabilis yung DHL. Yun po yung courier ni Starlink. So yun lang guys. Hopefully nasagot po natin kahit papano yung mga tanong na yun. At kung meron pang hindi pa rin malinaw sa inyo or meron pa kayong additional tanong aside dun sa 5 na nabanggit natin, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section sa baba. I highly recommend na buksan nyo po yung Starlink website, www.starlink.com. Pwede po kayong mag-explore dyan. Halos kumpleto naman po yung hinahanap nating information. Nandyan na po lahat. Kalikutin nyo na lang. So hanggang dito na lang po siguro yung video natin. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at kita-kits po ulit sa susunod nating upload.